itigilin na po. Kami nangawat lang. Ganyan, ha? Explore natin kasi nandyan nga yung sinasabi ko sa iyo yung budget. Rest of the wall. Handa ka na ba sa katatawakutan? So, get ready for the next battle in La Union. Let's go. Hayop na yan, nag-ayos na kami ng gamit at tanghali ng umaga na nakaalis kami para punta na naman yung Ghostbusters sa Pilipinas. At ako yun. Ano napanood niyo yung Abandoned the Mercury Drug Factory? Let's go, 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 let's go! Kaya gabi na nung nakapunta kami sa Cresta del Mar, o nakarating kami sa La Union, mga ganun. So yan guys, asal ko momento dito na kami sa pinakamalupit na Cresta del Mar. Ituturo ko kayo sa aming munting resort na tutuluyan sa La Union. Nakita mo yung nasa dulo na yun. Ayun o, tayo, makaway. Ayun yung caretaker na magtutur sa atin dito. Talaga? Oo. May tour guide pa tayo? May tour guide tayo dito. Ayun sa, parang ano to, tourist? Baka awits yan. Ano? Ayaw nga pumasok dyan. Ay, kasi nahawak ng camera ko. Baka sumabi sa akin yung multo din. Ano ba sumabi daw, di ba? Sumabi yung multo. Totoong buhay. Totoong buhay. Wala, hindi totoong buhay yan. Takot dyan. Tapos gito pa, kulo pa tulog ko, baka takip pa ako dyan. Patuloyan na nga namin pinasok to. At hinarang kami nito. Hey guys! Ito, enter! Ito, wala. Nagkakasya pa. Nagkakasya. Nagkakasya. Ah, alam ko na, alam ko na, alam ko na. Pre. Ito pala nga siya, pare. Nakikasya ng bag mo sobra, pare. Hirapan ako. Paano ito? Sa puntong to, nahirapan ako pumasok. Ang hirap kasi magtanga-tangan. Alam ko na, alam ko na. Pasok ka, pasok ka. Ikaw, ikaw, ikaw. Pare, aliyan mo. Pare, aliyan mo. Lang. Ay, madali lang. Basic lang. Madali lang. Siyempre. Oh, ikaw. Akala. Pasok. Pasok ka, par. Do not enter ka. Nakalagit na marit ka, par. Pasok kami. At sa wakas, nakapasok kami dun sa likod na bahagi na parte ng resort. Dito ata sila. Dito ba? Kasi dalawang daanan guys. Ito yung isa. Tapos dito yung isa. Hindi namin alam na naiwan ang askalda dahil sa pagtawid namin dito papasok. Habang naglalakad kami papasok, meron yes, naman kami nakita sa isang pagsubok na pagdadaanan. Are you there? Woohoo! May apantod na dito. Abandoned sopa! Dito tayo! Dito tayo! Dito tayo! Dito tayo! Sinasabit! Sinasabit! Sa isa! Taya ako! Nataya ako! Taya ako! Taya ka! Pareho na yung bura ko! Sumabit! Sumabit! Taya ka! Taya ka! Taya ka! Taya ka! Maligtas na ako! So yun guys! So the moment, nandito na kami sa location ng Cresta del Mar. Mag-intro na, tara. Intro ako. Intro, intro. At pasok namin eh, nag-set up na agad kami para interviewin si Kuya na nakita lang namin sa labas. Kaya sinama na namin. Hindi namin alam kung may alam ba siya sa lugar na to. Basta sinama namin siya. Damay-damay na to. Po si Jobert Kinitip. Kukon rin kami dito sa Cresta del Mar. Oh, marami rin nagpapakita dito na iba't ibang mga white lady. Yung iba, kapre, mare na walang ulo, mga ganun. Oh, nung nagigib kami ng kapatid ko, alas 12 ng gabi, lahat ng mga halaman dyan gumalaw. Itong gamit namin na jug, iniwan na namin sa sobrang takot. Si Papa talaga, white lady, tsaka si Mama, white lady. Bigla ako natakot sa sinabi ni Kuya. Papa, white lady daw yung papa niya, tsaka mama niya. Yo guys, nandito na kami sa Cresta del Mar at ito to location natin. Nandito na tayo. Dito na tayo. Dito para kung nakong nakaraan yung nasa Valenzuela na tayo. Ano to? La Union. El Union! Dito kami sa La Union at ang Cresta del Mar na abandoned. Abandoned to. Tignan mo, wala nang katao-tao dito. Inabandon na to. 30 years ago daw. Oh, shit. Oh, 30 years. So yun guys, andito kami. Na-abandon na to mula pa noong 1690. At ano ba? Sabi nung caretaker, 1980s daw to tinayo. 1980s. And then, na-abandon daw to 30 years ago. 1680. Pababa ka lang, pababa. Ayun na, hindi nga. Bilangin mga. Tinayo siya noong 1980 at nagsara siya
noong 1690. Bobo, di marunong bilangin mo. Kasi natin magaling kasi sa mat. Magaling ako sa mat talaga eh. At itong abandoned ng Cresta del Mar, maraming nagsasabi dito na kasi meron dito ang abandoned swimming pool kasi sabi nila itong Cresta del Mar daw ay resort daw to. Resort. Dito nag-training si Michael Phelps. Hindi ko alam. Paumanhin po sa mga magagalit ang nauna po sa start ay content lang po. At ito po ay totoong dasal na po. Salamat po. Amen. After namin magdasal, dumiretso na kami sa unang bahagi ng episode para dun magsimula mag-explore. So yun guys, dito na tayo sa loob ng Cresta del Mar at i-explore na natin kung ano nga ba yung meron dito. Diba Yates, ano nga ba meron dito sa lugar na to? Dito sa lugar na to, madaming abandonado na mga kwarto. Talaga? Oo, oh, pwede ka nga matulog. Sino ba nagsabing abandonado to? Sabi ng mga tao, hindi ba abandonado to? Maliyata yung napuntaan natin ah. Maliyata to. Hindi kasi sabi sa amin, working pa daw to. Ah, working pa? Oh. May mga streaming nga yata sa kabila. Kaya pala may nakirinig ko kanina. Diba yung mga kumakaliskos? Ayun na yun, sila yung mga nag-streaming. As you can see. Ang unang punta namin dito, meron talaga dito mga ano. Pwede lang pasukan niya kasi meron yung mga nagsasaker. Bowling yung pare. Ano ba? Bowling yun eh. Kamay gamit mo eh. Di ba ganun sa soccer? Hindi. Ganun? Badminton yan eh. Badminton ba yun? Pinasok namin itong harap na bahagi ng resort. At ito yung mga nakita namin. Isang gamit na kama ng mga nag-check-in dito. Kaya may natutulog pala rito. Okay, may natutulog dito. Ba? Eh, tingnan mo. Parang may natutulog. Eh, TV pa. May nanonood siya ba natutulog yun? Tapos sa kanya, no? Kaka-pestuhan niya. Ayos na. Lawak mo ng pwesto niya. Lawak mo ng pwesto niya. Talaga mo yun. So yan, bowlingan daw to. Nagulat kami nung nakita namin to. Kasi may natutulog na, may TV pa. At ito. Kaso ang kalan niya sa Kisa May. Kalan yan? Kalan ba yan? Nagulat kami nung nakita namin yung kalan nila nasa Kisa May. Siya nakabalik siya siya naglilot. Tantado. Suspanyan. Yung ba't sa amin itong guest room ata nila? At bowling area siguro to na parang playtime lang. Or playground, ganun. Walang makikita rito. Oh! Uy! Nagulat ako dito sa nakita ko. Nakita mo yun? Nakita mo yun? Ito. Ito. Sabi lang tayo. Ang sabi? Basta. Pinapinto na tayo. Kakumpisa pa lang natin. So, ano mo ko yun? Stop. Play. Okay, yung age. After namin dito ay lumabas na kami. Para dumiretso naman dun sa office building area kung saan may glass house. Ay, ito na yung ano. So, ito na kami sa pinaka parang entrance nito. Ito ang kinatawag namin glass house. Kaya tara guys, tutur ko kayo sa aming munting tahanan. Habang nag-house tour kami, biglang nanakot si TUB. House. Tapos kinamoy, yun. Huwag ka na nanakot ng ganyan ha. Hindi kami nakikipagbiruan sa'yo. Nananakot pa si TUB na mayroon daw naglakad sa likod niya. Eh ako yun. Kaya ang gusto niyo matakot, punta kayo sa channel niya. Uy, gago! Nag-stop recording yung GoPro ko. Oh no! Nag-stop recording yung GoPro ko. Halik na halik ko yun, pare. So yun, ito yung glass house na tinatawag namin. So dito kami nagko-content. Ito yung content room namin. At yun guys, ito yun. Nag-assess ko dito mga around parang 4 million yata. 4 million years ago. At dito, ito yung pinaka-kisame niya. Yung kisame niya parang mamahalin yung ginamit namin dyan. Ginamit namin dyan parang, ano yata yun, binil. Ito yung tiles na ginamit namin, yung bricks. Yung bricks na yan, ito yung ginawa ng mga Espanyol noong panahon ng Hapon. Tapos, magmukhang social loan namin pag nag-content house. Sa content house namin, glass house, di ba? So ito yung dati namin pisonet. Puta yun naman, natatakot naman ako. Huwag mo naman ako ganyan yun. Dapat tinapot mo pa sa akin yung ano, Mip? Dali mo na yan, baka mo na yan. Teka lang.
Kasi hindi ka naniniwala, di ba? Ay, maniwala. May naglakad talaga sa likod ko. Kaya pag umilaw yan. Naniniwala ka ako. Naniniwala ako. Tanggalin mo na yan. Naniniwala ka talaga. Tanggalin mo na yan. Akala ko kasi sa yan. Kasi akala ko hindi ka naniniwala. Eh, ang problema nun. Ito kasi nga. Saan magaling to? Shoutout kay Last Lake Manila. Last Lake Manila? Last Lake Manila, maram siya ka sa pagpapahiram ng EMF mo na may tunog. Uy. House Piso Nets. Ano? Piso Nets. Pio, diba? Nabura lang kasi may tsakatagalan, dalamahan. Pero mostly ito yung dito kami nito. Pinalagyan ko talaga to kasi ang gusto ko design medyo creepy, horror, kaya yung mga gusto kong design na yun. So yun, magi-Christmas na, bare months na, nagpalagay na rin ako ng Christmas lights. Ito po kayo pa sa ibang ano, kasi itong mansion namin is, ito yung tinatawag namin 5 hectares villa resort namin dito sa El Union. Dito yung ano namin. Papakita ko kayo. Wait mo ako dyan. Sama kita ha. Saan yung gagawin niya? Diyan ka lang ha. Diyan ka lang. Apo. Bakit lang mabilis ang nandito? Iwanan niyo ako dito? Ay, ano, nanakot ka naman eh. Hindi nga ako ano eh. Ano ba? Pupunta ka ako dito. Ikaw na lang. Matapang ka naman. Ikaw na lang pumunta dyan. Kayo mo na yan. Kasi antayin ka namin dito. Nalima to. POV mo. Oh, tama. Para may kasama ako dito. Ikaw na lang. Ano? Sama mo na ako. Kayo mo na yan. Sige, Oh, and guys, tuloy na natin ang ating ano, tour sa aming glass house stuff. Uy, baka mag-shortcut kayo dyan, iwan niyo ako dito. Hindi! Ano? Oh. Hey, there you go, Venice. Oh, ayun yung glass house. Ha? Glass house na sabi mo. Hindi pa yan yun. Ang ano nga, hindi, tayo ko na. Huwag na lang, mamaya na lang. Oh, ay! Pati ano, pati yung interview nandyan din eh. Shit, nagkurap. Hindi pa nangyayari to, pre. Ngayon lang nangyayari to. Hindi pa nangyayari yan sa Sony. Tingnan mo, hindi binabasa. Hindi namin alam kung bakit bigla na lang nagkurap or nagkaganito yung camera namin. Basta ang alam lang namin, nagbablog kami ng kakulitan. Nagkurap yung SD card namin. Eh, ayoko umawal nila ng content eh. Kasi yun yung ano eh. Kaso pag di ako ginawa ko yung ginawa kong katatawanan, nadi-disrespect talaga yung ilang patay-sindi na ako ng camera pero ayaw pa din gumana. Hanggang sa nagdesisyon kami na palitan muna yung SD card. Baka sa SD card lang yung problema. Pero kahit pala walang SD card, ay hindi pa din pala gagana yung camera namin. Okay, hindi mo ganun pa rin. Wala ng SD na binabasa. Nalitan na yan. Memory card. Pagka lang naman nalagyan ng memory. Kasi may damage dito. Walang memory yan. Pinipigilan na ako mag-shoot guys. Pinipigilan na ako mag-vlog. Hindi mo gamit yung camera ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko dito at sobrang nahi-stress na ako. Dahil hindi ko alam paano pa kami mag-vlog. Hanggang sa napag-decisionan namin, nalubat na muna. Hey, tol, ang ginagawa mo dyan? Hindi, tol. Eh, nag-crop kasi yung files natin. Eh, ano eh, bukas na lang tayo mag-explore mga maaga. Gabi na rin eh. And, nag-trade ako gamit itong expert option. Kanina pa ako nag-trade eh. Siyempre, anong oras na, mag-umaga na rin naman. Maghanap lang ako sa sakto, pababa o. O, pataas, magkaka-profit na ako niyan. Pero ano nga ba si expert option? Si expert option ay broker trading platform na naglalayo na ang pagtitrade ay maging available sa karamihan. Mula pa to noong 2014. Isipin mo, 2014 na, napakatagal na ng expert option pagdating sa ganitong larangan. Kung gusto mo mag-invest sa pamamagitan ng forex trading, ang expert option na nababagay sa'yo. At syempre, beginner at user-friendly pa. Napakadaling gamitin. Kung wala pang alam sa pag-trade si expert option ay nag-o-offer din ng mga free education at training strategies para mas maging efficient yung pag-trade mo. Kaya tara, pakita ko sa inyo paano nga ba mag-trade gamit itong expert option. Ikaw ba? Gusto mo ba matuto mag-trade? Oo naman, syempre. Kaya tara, turuan kita. Lika dito. Ganito lang mag-trade gamit itong expert option. Una, syempre, magsa-sign up ka gamit itong EO Broker sa iOS or Android. EO Broker lang, expert option broker. Pag nakapag-deposit ka na, pwedeng-pwede ka na mag-start mag-trade gamit itong expert option. Sa pag-trade, lagi natin tatandaan ng buy low, sell high pare. Ibig sabihin, bibili mo siya ng mas mababa, bibenta mo ng mas mataas. Ganun ang strategy sa pag-trade. Hanap muna tayo ng mga currency na lower ang volatility. Ang ibig sabihin, yung paggalaw hindi masyadong
mataas o mabilis yung pag-angat niya ng presyo niya o masyadong pagbaba yung presyo. Dito sa expert option guys, napakadaling gamitin kasi pag-click mo lang kung ano yung mga asset na pwede mong bilhin or i-trade, makikita mo yung mga uptrend or downtrend na currency. Try natin sa Google, pare. Try natin mag-trade dito sa Google. So, mag-invest ako dyan ng, try ko mag-invest ng 200 dito sa Google. Pwede tayo mag-buy, buy. Nag-buy ako 200. Pwede tayo mag-buy, buy. Ayan, di ba? Pare, napakadali lang. Sipin mo, nag-invest ako ng 200, meron akong profit na 164 pesos. Di ba? Isa pa, trade pa tayo. Tignan natin, ha? At ayun, sige mo guys, meron na agad akong 7,000, di ba? 7,000 sa pag-trade ko na pa 200, nakikita mo, ayan. Ayos. Gamit itong expert option, makapag-trade ka na. Available sa lahat ng platform. Kaya guys, tara, start your training journey at expert option. Kinaumagahan ay binalikan namin yung resort para ipagpatuloy yung pag-i-explore namin kung saan kami naputol. Yan, kasi may binalikan namin to ngayong umaga na. Sorry sa ating pare, puto na nakakailabot talaga. Huwag ka magmura. Sorry. Ngayon medyo umaga, medyo maliwanag. At least, meron kaming gabay ng liwanag. Nakaraan kasi meron tayo gabi ng dilim. Pinasok na namin yung opisina ko sa nag-corrupt yung camera at SD card namin. At ito yung mga nakita namin. Maba, masangasang na amoy. Nagbagsakan na yung mga kisame, table na ginamit sa opisina at karatulan nila noon. Nakapaskill pa din dito yung mga presyo ng bawat kwarto. Lagayan ng mga susi, payment methods at oras ng checkout. Pagkatapos namin dito ay umakyat na kami para makita naman namin kung anong meron sa taas nitong opisina nila. Ay! Yung steps niya! Yun o, meron siyang steps na 13 steps sa ano yan, sa paranormal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 nga! Ha? 13! Meron siyang 13 steps sa paranormal. Ang ibig sabihin nun, Friday the 13. Yan! Eh, Friday ngayon eh! Shit! Kaya wala nag-corrupt yung mga pets natin! Oh, Friday yun! Friday the 13th! Friday the 13 steps! Oh! Yeah! Kumukonekta na! Kumukonekta na! Kumukonekta na yung mga nangyari sa atin kagabi! Oo, di ba? Dito kami sa second floor at tumumbad sa amin ang pwestuhan ng mga big bosses, mga kwarto na tulugan, at hallway kung saan sila nagliligalig kapag may bisita. Nandito din sa second floor yung mga dating files ng Cresta del Mar at meeting area kung paano nila pinag-uusapan maabandon na yung lugar na to. Ayun lang yung mga makikita rito sa taas. Doon na tayo sa baba. Tapos punta na natin yung sa may swimming pool area. Paglabas sa glass house ay makikita agad yung isang building kung saan nandito yung breakfast namin. Ay di, restaurant pala to. Ito yung restaurant area nila at sa likod nito, yung kitchen nito. Wala na din makikita dito kasi napakita ko na. Sa gilid naman kung nasan yung restaurant area ay yung bar nila kung saan pwede kang uminom ng serbesa na hindi inuming pambata. At mag-soft drinks ka na lang muna kung ayaw mo tumoma. Para siguro sa na. Parang dyan, parang parang dyan. Ito yung tingnan ng VIP. Ito lang parang jacuzzi yan eh. Kasi napunta ako sa Mimua. Ang din kami na ganyan. Kasi yung... Uy! Nakita mo yun! May dumaan dun! Man! May dumaan! May dumaan! Ay! Kulang pala! Sayang naman. Kapalap. Ah, paikot lang. Ito ngayon, doon kami gawal yung sa glass house na pinatago. Sorry. Ito yung pa-kitchen. Ito yung pa-kitchen. Ito yung shower area nila. Ito guys. Shower area nila, yan. Ito naman. No. Ah, doggy ko. Ito, parang ano na to. Tangan, malamok nga talaga dito. Daming anong. Umunoy. Daming mga butite. Mostly ng mga rooms dito pare-parehas lang. Yung itsura. Ito sa yung itsura. Tumiyagdan. Magdanan dito Pacquiao. Tapos ito na pala yung swimming pool. Diba? Ang ganda ng itsura niya ngayon. Ito yung Pacquiao na ang second floor. Nakakit ko na ito eh. Ayun natin yung sinasabi mo na pao eh. Hindi, hindi ko lang. Eh, siyempre kailangan mo rin umarte na hindi mo pa alam. Ayoko nga pala. Oh, diba? Sorry. Sorry pare. Ikaw naman pala eh. Kala mo naman kasi. Kasama mo yun sa kwento natin. Oh. Hindi pala kasama sa kwento natin. Sorry. Iarte ka nga na kumari. Hindi mo pa alam eh. Okay, gagalingan mo na. Gagalingan mo na. Ay! Tangin na. First time lang natin dito pare. Kung gano'n ako katakot dito. Grabe! Hey guys, ang baho! Lakasulasok! Ah! Ang lakas ng amoy! Okay na, tapos na yung arte natin. Okay na. Okay na, in 3, 2, 1. Parang di natin alam yun ha. So, mag-reason na lang tayo, mag-reason na lang tayo. Bago kaya hindi na namin yung pinasok kasi sobrang baho niya talaga. Dito, ito, punta na tayo sa swimming pool area. Swimming pool dito, kulay blue pa. Ay, may isda nga rin, may isda! Ayun o! Ayun o, sa may hangdan o, ayun o! Ay, may tila! Tilapia! Alright! Mostly ito lang naman yung makikita dito. Sabi ng caretaker dito, meron daw dyan nalunod na bata. Bata? Kinain ng isda? Kinain ng isda. Ginawa siyang fish fillet. Oh, jeez! Ah, ay,
People Pillay. People Pillay. Tapos ito, dito siya. Mostly ito lang siya. NCT Eugene. Ganda, di ba? So ito, wala. Makikita ito, open area na ito. Diyan naman nagsiswimming yung mga tao. Biglang mag-outro to eh. Thank you guys. Outro na. Bye-bye. Subscribe. Subscribe kayo sa amin. Slang Blue. And follow my page. Jeremy San Juan Calderoma. Oh, shit. Abangan nyo pa ang aming mga lalabas na horror. Pero multo ang tatakotin namin. ito yung kakatawa ko tan. Sa bawat pinapasok namin ay meron din kaming nilalabasan. At sa bawat pagsubo ay meron naman nasasarapan. Kaya dito sa Cresta del Mar, ang ganda ng lugar na to. Sana ipaayos na to ng may-ari. Bye-bye!